alam mo pa, bala ko sana hindi ko nabilin yan kasi nanginayang ako sa 300. Sabi ko eh... Ikaw iihip? Hindi, ikaw syempre. Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming simple life. Note and comment down below, we share and like this video. Welcome back to another vlog. Kagigising ko lang, medyo ang weird pa ng shape ng aking hair. And nandito ko ngayon sa rooftop namin kasi kung makikita nyo, ayan, dumating na yung order ko sa isa sa mga Instagram stores. Ilalagay ko na lang sa description box sa baba. Bumili kami ng swimming pool para kahit papano meron kaming magawa habang Holy Week ngayon. So usually kasi di pa pag Holy Week yung mga tao nag-out of town, tapos nagbubook ng mga accommodation sa resort. So dahil gusto ko sana sabihin lockdown pero wag naman. Dahil tayo po ay naka-extend po ang ating enhanced community quarantine, ay gagawa na lang ako ng sarili naming resort. Dito sa lugar na to kung saan ako madalas mag-workout, magpalipad kami ng drone, dito ako maglalagay ng aming swimming pool. So ito yung ating i-convert as aming rooftop resort. At ang kailangan ko lang sigurong gawin ay walisan lang siguro para just to make sure walang maliliit na bato or makakatusok ng mga twigs para dito sa ating pool. Wala naman masyadong matutulis na bato na nandito. Talagang tinanggal ko lang yung mga dried leaves at saka kung meron mang mga matatalis na twigs na nandyan. Pero kung makikita nyo, di ba may spaces siya? So, ang gagawin ko, yung mat ni Liam, ipapanik namin dito para may papatungan yung swimming pool. Sorry, nagsusquint ako kasi napakainan. Ito yung araw. Ayan, dala ko na yung pump at saka dala ko na rin yung mat. Matag natin siya dito. Namin 2,500 siya, 10 feet. Tapos, parang 180 lang inabot yung lalamig. Yeah, hirap! Dinagdagan ko na lang ng isa pa kasi kapos siya. Kasi nga 10 feet, diba? Sabi ko kasi kay Daddy Justin, 5 feet lang yung isa eh. So, ayan. Tingnan natin kung that will do. Grabe, hindi ko na kaya yung init. Let's ask for help. Si Daddy Justin na yung magpapump. Hello, love! Hello. Ah, sige. Oo. Love, laki na ng muscles mo. Ako pagod. May na-realize si Daddy, meron pala kaming vacuum sa sasakyan. Pwede sana yun, Daddy. Oo nga eh, meron kaso, pa. Kaso, laki na ito. May inflator pa na function yun sa kotse. Oo, diba? Either way, wala na yun. Isa na lang naman. Love, kaya mo pa. After 3 hours of pumping. May isa pang layer. Alam mo ba, bala ko sana hindi ko nabilin yan kasi nanginayang ako sa 300. Sabi ko eh... Ikaw iihip? Hindi, ikaw syempre. Ikaw may malaking bibig sa ating dalawa eh. Ayan, eto na. Buti na lang abot dito yung aming gardening hose. So, pupunuin natin to. Yes! Dapat ganyan lang. Di sobrang mainit. Cloudy. Para hindi tayo masyadong mitim. Galing ni Daddy! Pero mas gusto ko sana talagang binibig mo lang lahat yun. Pero ayan na, pupunain na natin siya ng tubig. Buti na lang yung gardening hose. Doon, grabe, baskil na kami. Yung gardening hose, doon, awat hanggang dito. So, punuin na natin ito para mamayang hapon, makakaligo na tayo. So, ito na, nakapagpalit na ako. Ito yung binili kong, ano, Nadine na H&M swimsuit sa Bali. And ito na lang din ang isusuot ko. Pero mamaya tatanggalin ko tong pants, syempre. Si Liam nakapagpalit na din. Pero maglalagay lang ako ng konting makeup para kung nag-picture mamaya maganda ako.
Si Liam, eto, naka-diaper pa din. Say hi, Liam! Hindi ako pinapansin. Nakanimo siya na swimwear. Ang kapartner nun, etong shorts, kakatahi ko lang kasi medyo malaki pa sa kanya. Hi, everyone! You have to move it far away from you, anak. Like this, oh. And then, hold mo siya. Oh, dali, dali. Oh, ganyan. Liam, look! Who's that boy? Liam, sino yun? Hi! So, tapos na ako maglagay ng konting makeup. Actually, tint lang yung nilagay ko sa cheeks tsaka sa lips ko. Tapos kilay lang. Para cute-cute tayo, o diba? Tita yung gano'ng ako kaputla kasi hindi ako nagpapaaraw masyado. Anyway, tayo ay maglalagay na ng water resistant na sunscreen. Nagpahid na ako ng lotion kanina. Pero, I'm just gonna use this to top everything off. Si Liam din, naglagay na rin ng sunscreen. So, si Liam, ito yung ginamit niya ng sunscreen, yung Biore na Kids. And then, mamaya sisprayan ko rin siya nito. Nagdala na lang din ako ng tabo tsaka sabon ni Liam. Tsaka pamalit na damit kasi may, ano naman dun, may hose. So, paliliguan ko na lang din siya after kahit naligo na yung bata. Siyempre, bago ang lahat, kailangan mag-shower muna tayo. Wala naman shower dito. So, kailangan mabasa muna ako bago ako lumublog dito sa ating pool. Woo! God. Woo! Ah, sarap pa. Oh, dali. Ayan na, ready na ang buboy. Say hi everyone. Yay! Ay, ang lambot. You like it? You like it? Yung tawa niya eh, oh. Sarap niya tayo. Magagamit na natin talabo. Oo nga eh. Kasi hindi siya umiikot eh. Hindi siya umiikot dun sa ano natin. Tag dun? Sa balde. Sa balde. Hindi siya umiikot dito. So, eto na kami ngayon. Tuwan-tuwa kami ni Liam, yung bata. Kasi usually, kapag ganitong nagsiswimming kami, kadalasan karga lang namin siya. Hindi siya nakakapagtampisaw ng ganyan. Kasi hindi niya nga abot. So, ngayon tuwan-tuwa siyang abot na abot niya. Naririnig niyo ba? Ito sa inyo kung anong ginagawa ni Buboy. Liam! Say hi! Woohoo! Naka-conscious kasi alam niyang binibideohan siya. Swim tayo, swim, swim, swim. Swim, swim, swim. Swim, swim, swim. Wow! Wow! Ito na po, master. May bata pong nagpumilit, umalis sa swimming pool. Ano? Pupo ka na. Bawal pa magpupo, mamaya pa po. Lab, delikado to, daddy. May masamang tingin. May masamang tingin po yung batang maliit. Hindi kaya nagpupup to? Marami ba yung napup niya kanina? Ay, kasi pinupuntahan niya yung pusa. Ando kasi yung pusa ng pinsang ko. Liam! Mukhang ahon time na dahil yung isang member ng ating swimmers club ay nagre-reklamo na. Naantok na yata eh. Liam, naka-bold ka ba? Feeling ko tulog yan pagdating sa loob. Ayan, tapos na yung ating swimming activity sa taas at yung mag-ama, ayun na. Daddy, walang ka-effort-effort tong isa. Nanonood lang yung TV kanina na hangin lang ito. Nga siya. Ang downside lang nito, mag-alas 4 na. So, makatulog siya hanggang 6.
gising siya, hanggang ko lang po si Filipino. Hindi gigisingin natin na maaga. Yung mainit ulo yan. Gumagawa ka ng ano, Japanese souffle pancakes. I-share ko sa inyo yung mga IG story clips kung paano ko siya in-experimento kanina. Pero pwede na. Sige, try lang naman to. Lab, titingnan ko lang kung fit for human consumption. Sa mga paano ko yung pwede mag-try? Ayaw mo ba? Gusto mo una akong mawala dito sa mundo. Ay, tingnan mo to. May kutsara eh. Tingnan mo, anong lasa? Is it cooked? Siyempre na siya. Ayan na. O, diba? Hindi siya masyado naging fluffy kasi kulang tayo ng ingredient kagaya ng baking powder. Pero, ayan. So far, so good. Mas maganda siya nang hindi ganitong medyo tostado. Dapat mga ganyan lang siya. O. Sakto lang. Masaya ka naman sa kanilabasan? Kinakabahan. Kasi dun sa IG story, hindi tayo sigurado kung yung baking powder, baking soda na ginamit ko ay fit for human consumption. Kinakabahan ka, baka mamatay ako? Bakit ko bulat ka? Ako ba yung kumain? Ako yung unang kumain eh. Eh, pero dahil natuwa ka naman, sumaray mo, diba? Yes, here it is, everyone! Hindi na kumabot yung bacon eh. Nagutom na ako. So that's it for today's video. I-comment nyo po below ano na po yung mga recipes na na-try nyo na ngayon na tayo po ay naka-quarantine. At saka kung meron kayong mga bagong recipes na natutunan na sana pwede nyo ma-share sa amin para magawa namin dito sa bahay. Thank you for watching and I'll see you again next time. Bye!